What about boy brother? Boy brother, pinatawag niyo po ako. Okay lang po. Okay naman po kami, big brother. Maayos naman po kami dito. Maayos naman po. Maayos naman po kasamang mga housemate. Laso kami na nampun dalawa ng boy first time ang dera sa final. Medyo nakakapanibago lang po, big brother, kasi syempre, ngayon, medyo tahimik na dito sa loob ng bahay. Wala na masyadong kausap kasi nga naglabasa na yung mga ibang housemates. Yan po. Masaya po dahil nakabot po ako sa finals. At hindi ko po akalain na hanggang dito makakasama niyo po ako sa loob ng bahay niyo. Boy brother. Okay lang naman po kami dito ni Rap-Rap po sa loob ng bahay. Medyo nakakapanibago lang po kasi talagang wala na po kaming kausap. Tsaka syempre po naiinip kasi na-postpone po yung big night namin dahil po sa virus. Na-extend po kami ng isang buwan po dito sa loob ng bahay kaya medyo nabubore na po kami konti. Tsaka, yun nga po, kaming dalawa na lang din ng tao dito sa loob ng bahay. Medyo nahirapan po kami kasi wala na po kaming makausap, boy brother. Kami na lang dalawa. Sabi pong dalawa, boy brother, okay lang po, medyo lang po, itong mga huli po, nagkaroon lang po kami ng konting hindi po pagkakaintindihan ni Hoodlum Cutie. Kasi siguro nga rin po, dahil medyo na rin po talaga. Medyo bagot na po kami, tapos syempre po, matagal na po kami dito sa loob ng bahay. Medyo natural na po, nagkakilala na po kami. Syempre po, hindi naman po lahat kumbaga, lumabas na po talaga yung totoong kulay ng pagkatao namin. Kaya syempre po, may mga misunderstanding po kami. Okay lang naman po, wala naman po kami pansinan, pero dance po siyang nangaasar kahit wala naman po ang ginagawa sa kanya. Nananimik po madalas. Sa akin naman po, wala naman po akong problema. Ang aakin lang naman po kay Hoodlum Cutie po dito sa loob ng bahay. Nung una po kasi dito, ang sipag-sipag niya. Tapos nung bandang huli na po, nung medyo nangangalahati na po kami dito sa loob ng bahay po, medyo lumabas na po yung niya. Medyo lumabas po na, medyo tatamad-tamad na po siya dito sa loob ng bahay. Tahimik lang po. Total, bawal naman po sa inyo ang gadget sa loob ng bahay ni boy brother. Kaya ang ginagawa ko na lang is magbabasa na lang ako ng mga textbook o kung ano man yung pating pagkabalan sa loob ng bahay ni boy brother. Opo, kasi wala na po siyang ginawa boy brother, kundi humiga na lang po lagi sa sopa. Tsaka magantay na lang po ng pagkain. Pagkakain na, saka na lang po siya tatayo. Mas nauna pa po siyang umupo doon sa lamesa. Kahit naghahain pa lang po yung ibang housemates. Ganun na po yung ginagawa niya. Tapos, kapag kakain na po, ang lakas po niya sa kanin. Ay, nakakabisit na rin kasi minsan eh. Kasi, pakikasama mo ng tama, ang maganda na siya ng pagkain para sa aming dalawa. Sabi niya, boss, hindi naman ng storage room. Ano naman ng storage room? Puro delata at saka puro pansit. Paano mo mauubos lahat? Kasi sa pansit pa lang, busog ka na. Hindi po niya tinitiraan yung mga ibang housemates. Kahit dalawa na lang po kami dito sa loob ng bahay. Kapal naman ng mukha niya, diba? Pinagkainan niya, dako po maghugas. Tapos simpleng gawain lang, hindi niya po magawa. Kaya nga late na ako gumigising kasi sa tanghali talaga bumabawi. Hindi naman talaga ako nag-aagaan eh. Nagluluto na lang po ako ng parang sa kanya na lang. Hindi naman po ako ganun kalakas kumain. Yung agaan ko at tanghalian ko, sasabay ko na hanggang sa merienda. Kaya ako mismo ang umubos ka ng kalahating reservoir lang. Pero di naman yung kasama yung reservoir, yung kanin lang doon. Hindi po siya kumakain sa oras. Parang lagi po siyang kumakain. Ba nung dalawa ko sa pagkain eh, kasi natulog ako. Minsan late na gano'n, tapos magigising ako.
mga 11, ganun. Although, wala naman talaga akong ginagawa sa umaga, pero sa gabi lahat yung ginagawa ko na. Pagkaluto ko po, mamaya-maya, pagtingin ko po sa rice cooker, puro tutok na lang po ako yung brother ang natitira sa akin. Tsaka yung mga ulam po naming sardinas, yung sarsa na lang po ang natira. Hinira na po niya lahat nung isda. So, sa umaga, kung may kakain man, eh, kapal naman ng mukha niya, diba? Pinagkainan niya, di ako po maghuhugas. Tapos, simpleng gawain lang, di niya po magawa. Medyo mahirap na po kasi parang isang linggo na po kami hindi nag-uusap dito sa bahay. Sarili ko na lang po yung kinakausap ko. Then, medyo nababagot na rin po talaga ako. Wala na po akong magawa. Na-depress na po ako, boy brother. Pa-upo na lang ako kung saan. Lagi na lang po ako nakatulala. Tsaka, yun po. Gusto kong kumain. Naubos na po ni Hoodlum Cutie yung mga ano po. Mga pagkain po sa storage room po. Naubos na po niya. Feeling ko lang po, nagkaroon lang po kami ng tampuhan dahil sa mga nangyari po na kasama namin ang housemate nyo, boy brother, dahil madalas ko po silang nakaka-banding at lahat po yun ay close po sa akin, pero lang po talaga kay boy brother. Siyempre po dito sa bahay, boy brother, kahit na hindi ko na po nagugustuhan yung mga nangyayari dito sa loob ng bahay mo, boy brother. Medyo ano na po, tinitiis ko na lang po talaga. Lahat po ng pasensya ko, pagdidimpi ko, ginagawa ko na para lang po sa pangarap ko na maging big winner. Talagang nalaban talaga hanggang sa huli. Hanggang pigay ko yung leg na yung kasama ko sa bahay talaga. At ako na lang talaga yung manalo. Wala na naman pa kayo kasabihin niya o kasabihin ng iba. Hindi ko nga po alam sa sobrang dami po ng housemate po. Si Rap po ang naging kakompetensya ko po para maging big winner. Eh, alam ko naman po na ako po yung karapat-dapat. Pag ako natalo, bibigyan ko talaga sa backstage yan. Pag sa big night, pipigayin ko ng pipigayin ko leg niyan. Maniwala kayo sa akin, brother. Total, may 1 week na lang po kami natitira dito sa loob ng bahay. Ano lang po, sana matuto naman siyang makipag-cooperate. Kahit na lang po sa paglinis ng pinggan. Kasi ako po yung nakakatanda dito, pero ginawa po niya akong boy. Maniwala kayo sa kakayaan ko, boy brother, na ako talaga karapat dapat at hindi si boy first time. Ay, okay lang po, boy brother. Lalaban po ako hanggang sa huling araw po dito sa loob ng bahay mo. Para lang po talaga sa pangarap ko. Kasi mataas po ang pangarap ko para sa pamilya ko. Pangarap ko po talaga to. Season 1 pa lang po. Gusto ko na po talagang maging ano, big winner o kahit housemate. Malaking pasasalamat ko na nga po, boy brother, na ano eh, na umabot po ako dito sa finals kasi parang malapit ko na pong umabot yung pagiging ano ko, big winner ko. Malapit na matapos ang big night at final na eh ganun-ganun na lang yun, hindi. Siguro po mag-aayos din po kami in time. Siguro po yan mga minutes bago po mag-big night. Kusa na lang po yan na magbabati kami ng dalawa kasi lalabas na rin po kami ng bahay. Panghabang po na to, boy brother. Hindi ko na kausapin yan. Makipagbati siya o humingi mo siya ng sorry. Nasa akin na yun. Kung kailan ako siya kakausapin o ano yun, papansinin. Siguro dala lang po ito ng kapagutan dito sa loob ng bahay, boy brother. Kaya ganito. Pero hindi po ako susuko sa mga pangarap. Binibigyan ko siya ng 1 point kasi ayun nga, suplado siya, hindi namamansin, at medyo may attitude. Ayun, nangayoko sa kanya. Binibigyan ko po ng 1 point po si Hoodlum Cutie. Kasi po, tamad po siya. Hindi po siya tumutulong dito sa loob ng bahay. Bibigyan ko naman siya ng 2 points kasi mas malala siya sa akin. Lahat ng kaibigan ko o lahat ng naging housemate nyo is okay naman kami. At the same time, maybe sinasabi siya tungkol sa akin. So, mabubisit ko talaga kung ano yung iisipin ng ibang tao sa kanya. Pero ang labas nun is yung nagpapabango siya ng pangalan para nang masira ako. Binibigyan ko rin po ng 2 points si Hoodlum Cutie kasi po, ano po, malakas po siya maghilig paggabi.